imbestigador ng bayan, mga tiwali at mga mapang-abuso, hindi niya tinantanan. Mike Enriquez sa nakararami, Buma sa kanyang mga nakatrabaho ng mahabang panahon. Paalam. Mula dito sa Payatas, Quezon City, ako po si Mike Enriquez. Magkita-kita muli tayo. Ako po si Mike Enriquez. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Naging mukha siya ng pagbabalita. Dahil hindi natutulog ang balita, lilisanin na nila ang Tacloban at marami sa kanila hindi na babalik. Ito yung bubong ng PDRRMC dito. Kahit paayon na mismo sa kanya, hindi ang mukha niya ang tipikal na news anchor. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Di ba? Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Yes, sir! Pero taong 1995, dumagundong ang kanyang boses. Kamusta po kayo? Tataas na ang presyo ng langit bukas! Ang lakas ng kanyang dating sa telebisyon. Nervous ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Sabi ng floor director, standby! Naku po, Diyos ko, muntik na akong maihi sa pantalon. Nagsimula bilang saksi! Kung saan may mga pagkakataong nagkasama pa kami. Sama-sama tayong maging saksi! Narito ang pinaka-respetado, pinaka-pinagkakatiwala. Hanggang napunta siya sa primetime newscast. Ito ang 24 oras! Dahil hindi natutulog ang balita. Sumugod sa mga digmaan. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanan ng nangyayari dito sa loob ng Iraq. Sa mga kalamidad. Ito ang ormok. Hindi nabibigyan ang kasing-pansin ng Tacloban. Halos lahat ng bahay, warak din. Ang pinakatumatak ang kanyang naging branding bilang imbestigador ng bayan. Sa programang ito, ang mga anomalya at ang mga abusado, hinding-hindi natin tatantana. Ang nag-iisang Mike Enriquez. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Pero December 2021, si Mike pansamantalang nagpaalam sa telebisyon para tutukan ang kanyang kalusugan. Nakabalik pa siya nito lang nakaraang taon. Nagkasama pa kami sa Election 2022 coverage. Kayong mga nanalo, tandaan ninyo, magbabantay kami. Pero matapos yon, muli siyang nag-medical leave. At nitong Martes, ang tagapagbalita ang siyang naging laman ng balita. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Si Mike Enriquez o Buma sa aming mga nakatrabaho niya, sa edad na 71 anyos, nag-sign off na. Tatlong dekada ho kami magkasama ni Mike sa trabaho. So he was such a big presence in my professional life na hindi ko naisip na dadating ang araw na ito na ganito yung pupuntahan ko, yung kanyang wake. Ang hirap kasing isipin na hindi na namin siya makakasama sa trabaho. Hindi na natin siya mapapanood sa TV. And I need to pay my respects bilang matagal niyang nakasama sa trabaho. And I also need to condole sa kanyang asawa, si Tita Babes. I'm so sorry. Ay, ganyan talaga. Gusto ko lang humunang sabihin na ito yung interview na hindi ko gustong gawin. Na hindi sana dumating sa point na kailangan kong gawin. But I know that Buma will not forgive me if I don't do his story sa tagal ng pinagsamahan namin, Tita Babes. Pasensya ka na, but I understand. I know it's a difficult okay time. Okay lang. I just really need to
know how you are and how do you think you will proceed with Bumagan? I think it hasn't sunk in yet. Kasi marami pang tao. Pero I'm sure if all of this, you know, tapos ako na lang mag-isa sa bah. I don't know. I really don't know. Pero lumaban siya, Tita Babes. Of course, yes. Yes, up to kasi the end. Kasi ang tagal niyang nagkasakit eh. Ang tagal, ang tagal. Years. Mm-hmm. Kaya nga, ano, ang giging consolation ko na lang ngayon, if I feel ano, very, very sad and very hurt and pain, iniisip ko na lang na at least, ano, tapos na ang paghihirap mo. Kasi he's been through a lot. His body nga was full of, ano na, holes. Yung huling hole niya, yung tracheostomy ba yun? Nilagyan na siya ng ano dito. At the end, denialized na siya because of the infection. It was affecting his kidneys already. So they had to do dialysis. And dito nila pinapadaan. Di ba, Tita Babes, he had the transplant? Yung new kidney niya was doing well. Okay. No rejection at all. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko, sayang. Anong nangyari? The infection from the pneumonia. Kasi na-bypass siya, mm-mm, and then he had a kidney transplant. Yes, because nga, yung palang kidney transplant, they give you anti-rejection medicine. Yes. And that anti-rejection medicine lowers your immune system. Kaya nahirapan ng mga doctors to arrest the infection because of that. But sadly, during his last day, he was having dialysis. His BP dropped and then suddenly his heartbeat stopped. I was on the way to the hospital na mga siguro 1 o'clock. And then suddenly, the caregiver texted me na, "Ma'am, Sir Mike is being resuscitated already." Sabi ko, why? Inexpected kasi routine na dialysis siya. Pang ilang beses na niya yon. When I arrived at the hospital, 3 times na siya na ano eh, na-revive. And sabi ko, "Doc, tama na." Sabi ko, "Enough na." Ah. Nung after yung third resuscitation, I was in the ICU. Nandun lang ako sa labas kasi I couldn't bear to see him with so many, you know, tubes connected to him. Sabi ko, "I'll go out na. I'll go out." And then I broke down na. Nasabi mo ba lahat na magusto mong sabihin kay Buma, Tita? Oo naman. Nung una, I keep on telling him, "Fight, fight, fight, man. Kaya mo yan, kaya mo yan. Do not give up." Pero nung bandong huli, nakikita ko na parang nahirapan na nga siya. Sabi ko, "Sige na, ano, kung pagod ka na." Lalo na nung last minutes, pinalapit na ako ng doktor. Sinabi ko sa kanya, "Sige, Mike, I'll be fine. I'll be fine. I know God will not forsake me. Kung pagod ka na, you rest na. Yeah, and I love you." Yun lang sinabi ko. And then I broke down na eh. Tinanong ko sa mga doctors, "Hindi niyo ba alisin yung ventilator? We'll wait pa for his, ma-flatline siya. That's the time lang na we'll remove the ventilator." Tapos after several minutes, nilapitan na ako ng doktor, "Babes, nag-flatline na." May pinagdadaanan ka ba? Marami ka bang tanong? Pagod nang tahakin ang iyong landas, paikot-ikot lang. September 29, 1951, ipinanganak si Mike Enriquez. Pero hindi raw kasama sa plano niya ang mapunta sa broadcasting. Ang talagang pangarap ko noon hanggang ngayon, maging paring Franciscano. St. Francis of Assisi. Idol ko yun eh. Pumasok ko sa seminaryo noon. Isang araw ng Linggo, tinawag ako nung rektor. May dalaw ako. Hindi kanya dinadalaw, sinusundo ka na niya. Nashock ako. Masyado raw maaga para sa akin, para magdesisyon ng ganon. Kaya sama-sama ng loob ko noon. Umiiyak ako noon. Nagtapos ng Liberal Arts in Commerce sa De La Salle University taong 1973 hanggang napadpad sa radyo. Naging disc jockey o DJ sa Manila Broadcasting Company at nakilala sa pangalang Big Mike at Baby Michael. "Good morning, this is Baby Michael. Di ba? Good morning, this is Big Mike. These are the Carpenters. They long to be close to you."
Hello, hi, it's great to be back till 10 tonight. I hope you got stuck. It's Baby Michael, your favorite number with a lot of music and jokes to crack. Umextra pa sa pelikula. I know you'll never clap. We're Metro Manila's laughingstock. Fools we are, I guess it's a fact. To get you to laugh may not be easy at Mondragon Broadcasting Company. Sa radyo rin niya nakilala ang kanyang one and only true love, si Tita Baby. Siya at ilang kaklase niya dumalaw doon sa stasyon na pinagtatrabahoan. Tinutugtugan ko siya ng kanta, Morning Girl. Ngayon, naging magkaibigan kami. Kaibigan lang. Nung umpisa, walang romance-romance. Iba nga yung crush ko noon, tsaka crush niya. 5 taon kami naging boyfriend-girlfriend bago kami nagpakasal. Matatag yung relasyon namin. Hindi bumigay si Tita Babes. Lagi kanyang binabanggit sa mga kwento-kwento. Talaga? Una minuto, ala Mike Enriquez, ala Baby Enriquez. Ala ba ni Tita Baby to? Nanunood si Tita Babes. Tita Baby, di aking muna. Sige. Si Tita Babes, ganyan. I'm sorry, Tita, kung mali ako, pero I get the idea na alagang-alaga ka ni Buma. Oh, yeah. Spoil nga ako sa kanya eh. Kaya ngayon, hirap na hirap ako kasi nung landyan pa siya, lahat siya nag-aasikaso. Wala akong inaano. Maski na si mga pagbayad ng bills, pag-repair ng mga cars, ng car, ano, house repair. Wala talaga akong inaano. Ngayon, nabagsak na lahat sa akin. Kalaunan, pinamunuan niya ang Dizzy Double B. Ako po niya kapuso, Joel Ray Isabel. Radyo na, TV pa. Mike gave me the biggest break of my life. Sometimes he was a serious person, no? But sometimes, ano siya, kwela. Tama na, Arnold! Paulit-ulit ka na eh. Ngayon, bibing ka na yung kinikili. Mamaya, sasabihin mo, para din nyug yan. Anong nyug? Bibing ka, kasama nyug. Ba't mo nalagay ng nyug ang kinikili mo? Eh, bibing ka ka mo eh. Hindi, parang kailangan ng luto niya na lang maganda. Taong 1995, nung mula radyo, naispatan ko ang kanyang talent at energy level. Nagbabalik po tayo ngayon sa Super Radio DC Double B, pati na po sa number one news channel sa Pilipinas ng GMA News TV. Kaya inirekomenda ko siya na mapunta sa telebisyon. Eksklusibong report si Jessica Soho. Jessica, pasok! Araw, medyo uso yung laid-back na pag-newscast eh. Si Mike yung nag-introduce nung rapid newscasting. Yan ang mga maiinit at nagsusunigaw ng mga balita sa araw na ito na dapat lamang tunghayan sa tumitibay, pinagkakatiwalaan at walang tigil na lumanaganap na balitaan sa telebisyon. Si Mike yung talagang epitome ng Mr. News. Gustong-gusto niya ng balita. Ang natatandaan ko sa newsroom noon, pag nagkakagulo kami at nagtatakbuhan yung mga tao because mayroong breaking news na kailangan ihabol, tuwan-tuwa siya. Nakatawa siya dun sa gitna kasi he was so excited about the prospect na mayroong balitang ibe-break. Ganun niya kamahal yung milieu ng breaking news. 5 minutes to airtime. Nung hindi pa siya newscaster, bago pa lang siya, naglalakad yan sa gitna ng newsroom. Nag-i-English-English siya doon na as if nag-newscast siya. Na wala naman siyang kausap, siya lang mag-isa. Si partner ko naging malaking inspirasyon dito sa broadcast industry. Very big loss talaga siya sa GMA dahil parang he embodied so many things eh, that a journalist should be. He was always objective, he was always fierce, he was always fearless. Even skills-wise, ang galing niya mag-banter, ang galing niya sa English, ang galing niya sa Tagalog. Mabait siya eh. Wala ako natandaang nagalit sa crew si Sir Mike. Hindi kami pinagalitan, hindi kami sinagawa niya. Si Mike ang original na sumbungan ng bayan, ang investigador. Sa lahat ng interviews niya, lagi niyang sinasabi, ano ang pangarap mo para sa mga programa mo, particularly sa investigador. And he would always say, sana darating ang panahon na sa lipunang ito, hindi nakakailanganin ng mga programang nagsusulong na ipagtanggol yung naaapi o kailangan pang manawagan para sa katarungan. Ang mga abusado at ang mga manloloko, huwag natin tatantanan. Yung public persona niya, kasi nga yung show niya, investigador ng bayan. Hindi ko kayo tatantanan yung mga ganyan sa nakakatakot, di ba? Very far from the true Mike Enriquez. Paano? Very, very jolly, very talkative, very... Lahat na masayahin siyang tao. Parang siya lang yung straight na tao na pag tinawag akong bakla,
parang hindi ako na-offend. Kasi parang yun yung endearment namin. Hoy bakla, alik ka dito. Kayo na pa kati hinihintay. Pakendeng-kendeng ka pa dyan. Pag yun, pag tinawag niya ako ng ganon, alam ko na parang, ah, good mood to. Okay. Kahit pumalpak ako ngayon, tsareng. So, sir, gayahin natin yung standee nyo. Inutusan ko siya. Kunwari, luti-luto ako kung alin talaga yung standee o ito yung totoo. Game na game siya, yan. Makulit siyang anchor. Yan yung tipong minsan may balita na merong music. Merong tugtog talaga yung nangyayari. Off-cam siya, may video na nagra-run. Bigla yung gumagano-ganon yan. Bigla nagda-drums yan sa set. Meron siyang kakengko yan talaga na natural sa kanya na ang nakakakita lang, syempre kami, off-cam. Ito lang pakakataon kumain habang nagpo-programa. Kundi gutom. Alam ko nga may pagkakumikero yan eh. Mm-hmm. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Dahil sa kakaiba niyang estilo, ini-spoof din siya at ang isa sa kanyang mga naging impersonator, empleyado rin ng GMA, si Carlito Campos Jr. o mas kilala bilang si Mang Enriquez. Bago pa lang yung show ni Sir Mike Enriquez na investigador. Duty po ako noon eh. Tapos yung nag-intro si Sir Mike ng magandang gabi po. Eh ginaya ko po yun. Parang katono ng boses ko. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ganun ako ng ganun. Tapos po sabi ko, purong okay oh. Pwede kong pampatawa sa mga kasama ko sa trabaho. Ngayon gabi, masasaksihan nyo ang isang kakaibang adventure na ngayon nyo lang makikita sa tanang buhay nyo. Hindi ko rin nakalain na magiging on-cam talent ako. Napakalaki blessing kasi nakapagpagawa ako ng bahay sa probinsya ng misis ko dahil sa pag-impersonate po kay Sir Mike. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me po. Favorite niyang mani. Pinag-aawayan namin yan sa opisina. Hindi niya ako sinusumbong sa'yo na binabawalan ko siyang kumain ng mani. Ah, hindi. Hindi niya sinumbong yon. Kasi kaya siya nag-uubo. Excuse me po! Ayun, oh yes, that's kasi true. Kasi kain siya ng kain ng mani. Alam mo ba, tita, na inimbestigahan ko pa kung sino nagsusupply sa kanya ng mga mani. Kasi ubo siya ng ubo. Is it the aircon? Baka may pabango? And then sabi sa akin, hindi kasi ma'am, kain siya ng kain ng mani. Anong kasi ng mani? Yung sungsong. So sabi ko, sungsong. Pwede bang wag na siyang kumain ng mani? Sabi ko. And then later on, I discover may mga nagpupuspit sa kanya ng mani. May supplier siya. Makeup artist, si Manang Seni, si Pia Guanyo. Mga kaano niya, co-ors niya. At si Cesar Apolinario, yung reporter namin dati. Yes. Marisa talked to him. Kasi nga, ubo ng ubo. Sabi daw niya, ilang beses pa ako pwedeng umubo? Papalagay ko yan sa kontrata ko. Oh my God. Kaya may excuse me po dahil sa mani. Kung saan galing yung bagong strain o uri eh. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Bakit daw Buma ang tawag namin sa kanya? Saan nang galing daw yung Buma? Kasi yun din ang tawag sa kanya ng mga barkada niya noon. Pangalan ata yun ng elephant. They used to tease him na boom, boom. Ganon. Ay, naku naman, umiya na. Hello, Fluffy. Oh, Buma, Mickey, nandiyan na ang daddy niyo. Hmm? Hindi biniyayaan ang anak sina Mike at Tita Babes. Ang itinuring nilang babies ang kanilang mga aso. He adored his dogs, yung mga aso. Oh, yes, yes. Especially the Buma. May aso kayo, Buma pangalan, oh, Tita? Oo, siya nagpangalan doon. Buma. Oo, Buma. Poodle yon, poodle. Poodle. Poodle yun. And then may isa pa, di ba, tita? Oh, yeah. Anong yeah. breed si Mickey naman? Mickey. Si Mickey. Yung Mickey was his nickname when he was small. Yung mga aso niya, sinunod niya sa pangalan yes, niya. Yes, yes. Patumuka sila. Fondest memories. Pwede bang pa-share? Fondest memories pag nagta-travel kami. Paano ba pang nagta-travel kayo, tita? How is Buma like? Ay, very generous. Ah, talaga? Sa bagay sa amin din, madali yan humugot ng wallet. Na-operahan kasi ako sa appendix eh, sa financial na tulong. Yun yung hindi ko makakalimutan sa kanya. Namatayan ako ng tatay. Sabi niya, okay lang, huwag kang,
Huwag kang mahiyang umiyak. And okay lang naman malungkot kasi pagka hindi na huminto kang malungkot, eh, parang nakalimutan mo na sila. Ito ang sapatos niya, Mr. Mike. Para lang tumangkad si Sir. 2 inches. White shirt and pants. Yun ang naiiwan niya. Hindi siya particular. Basta maayos. Yung suotin niya is maayos at malinis. Kailangan maayos ang makeup niya. Saka yung buhok niya, kailangan maayos. At yung ilong niya. yung ilong niya, kailangan lagi. Tama ang nose line. Yeah. Ito yung Pills comeback niya after ng heart operation niya. Kasi for 22 years, hindi siya umabsent. Kahit may sakit yan, papasok yan. One time, napagalitan ako niyan. Alam ko noon, may nararamdaman siya. So hindi ko siya tinext para mag-voice over. Tapos, pinagalitan niya ako, sabi niya. Sasabihin ko sa'yo pag hindi ko kaya. Huwag mo akong papangunahan. Alam ko rin that he was actually looking forward to coming back to work. Oh yes, yes, yes. Caregivers were telling me na he called up Attorney Gosson. But then after how many days, there's a letter daw from Attorney Gosson for Mike. Oh Mike, may letter daw dito for you from Attorney Gosson. Gusto mong basahin ko? Sige, sabi niya, basahin mo. By the time, hindi na niya ma-open yung eyes niya because of the cataract. You know, ang nakalagay doon, basta you're 100% sure of yourself that you're healthy and you can do it and your doctors are give clearance na you can go back to work, you're welcome. So, tita, anong nagbibigay sa'yo ng comfort? Yung the thought nga na wala na siyang paghihirap ngayon. Hindi na siya mahihirapan. Kasi ang dami na niyang butas eh. Ang dami na niyang hirap. Dahil dito, itinuhin sila ng pulisya ng mga... For a guy, I know that he's very afraid of injections. Hindi namin alam yun. Akala namin na matapang siya kahit sa mga medical procedure. Oops, Mike, I'm sorry. Takot pala siya sa injection. Nabisto ko si Mike. Hindi siya takot sa mga tiwali at mga abusado. Oh, pero takot siya sa injection. Yes. Sorry, Buma. Napanaginipan niyo ba siya? Hindi yung gagawin niya sa akin kasi alam niya duwag ako eh. Ah, talaga kita? Sabi ko sa kanya, pag ginawa mo sa kanya, papatayin kita. Endearing qualities, bukod sa generous siya, tita. Sweet si Buma. Mm-mm, yeah. Ako ang hindi. Tita baby, kayo po wala kayong kiss. Kiss mo naman. Pero, 1,000 pesos. Kaya Buma na lang. No, 1,000 pesos. Ayoko nang yung public display of PDA. Siya? Pero siya, gustong-gusto niya yun. Pero ako ang ayaw. Eh kasi, laking madre ako eh. May bibigay kami sa'yo ha. Hinihingi ko pa to sa GMA. Ah, yan yung sinasabi mo. Okay, ang ganda. Ayan, tita. Ayan, Buma. Sige. Oh, pwede na tayo mag-PDA ngayon. Pwede na tayo ng PDA. Payag na ako. Ang gwapo tita, di ba? Oo. Oh. Ayan, holding hands ka. Oo nga, holding hands while walking. Buma, peace. Ayan, my day. My day for tonight. Isa pong napakalaking hamon na naman po sa atin. Isang halili una ng pagpapahayag, ikalawa ng simbahan. Nitong Biyernes, inalala ng GMA Network ang mga naiambag ni Mike sa industriya. Buma, papabaunan kita ng mani. Ito yung aking guro pagbawi sa pagbawal ko sa'yo ng pagkain ng mani sa set. On behalf of the investigator staff and managers who called Buma, not just Puma, but our investigadan. Hindi ko na iisa-isahin ang lahat ng may sakit, namatayan, nasunugan, na-depressed, na-heartbreak, pati yung mga kulang lang ng pera for travel or for day, binibigyan po niya lahat yun. Ang aking pabaon sa kanya, ang paborito niyang mani, na iniabot ko kay Tita Babes. Kasi nga, ang utang ko kay Buma, pinigilan ko siyang kumain ng nuts, ng mani. So ngayon, nagdala ko ng favorite niya. Oh my God! Edi ako ang uubo na kung ubo niya. Hindi, pabaon mo. Para wala na akong kasalanan sa kanya.
yung span ng career ko hanggang dun sa nag-retire ako. Kasama ko si Mike dun eh. So yung peaks and valleys na yon, yung naabot ko in my own professional life, hindi ko yun maaabot kung wala siya eh. So kung mag-thank you kay Buma, Buma, I love you. Alam mo yan. Kahit saan tayo makarating, I love you. Ang nasabi ko lang kanina habang hawak ko yung casket was, Sir Mike, Sir Mike. Yan lang. Kasi parang tatay, tatay talaga namin. From the time, kasi siya kumuha sa akin sa DCWP. Naku, naku, iiyak ako. Huwag na lang. Basta mamimiss ko siya. Kaya hindi na makapagsalita. Iyon eh. Thank you for 22 years. 22 years. Na naging tatay sa akin, sa amin. It's a badge I will wear for life, yung makatrabaho ng isang Mike Enriquez. Sure ako na papunta sa heaven si Buma, Sir Mike, Dad. Huwag mo kaming tantanan na patnubayan mo pa rin kami. Mabait naman si Sir Mike eh. Mabait mo kaya nakakaiyak malaga at nakakalungkot. Namimiss kita. At mahal kita. Salamat. Salamat sa mga tulong mo sa amin, sa pamilya, sa akin, professionally. Bantayan kami, lalo na yung mga teams natin na nasusuong sa mahirap na mga coverage. At para gawin lang kung anong tama lagi. Ilambing mo na lang kami sa mga nandyan, kay God, para sa lahat sa amin na naiwan pa. You don't really think of actually sitting down and telling someone thank you for being there all this time. And that's what I wanted to tell him. Na maraming salamat talaga for being there for me. Kahit ano pa man yan, I could just pick up the phone, call him, and he'll be there to help me, to support me, kahit na hindi work-related. He was just really more than a colleague. He was really a true partner. Kaya sabihin ko lang sa kanya, partner, walang kapatay ang gruesome twosome natin. That's what he would always call the two of us. Sabi nila, mahahaba ang mga buwan, pero mabibilis ang mga taon. Dahil hindi natutulog ang balita. Mahigit 50 taon ang iginugol ni Mike Enriquez sa radyo at telebisyon. Hindi namin kayo tatantanan. Pero kung babalikan ngayon, parang napakaikli lang pala ng panahong yun. Pwede lang na may isang araw pa na muli siyang mapanood, hindi pa tapos, at mapakinggan ng sambayanang Pilipino. Mga kapuso, uuwi na po ako. Paalam at maraming salamat, Mike Enriquez. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Bye-bye!